Nag-uusap sa labas ng isang kondo ang dalawang lalaking ito nang biglang lumabas ang gwardiya mula sa establishmento. Kinausap niya ang nakaputing lalaki na nooy tila galit na. Palapit ng palapit ang lalaki sa gwardiya hanggang sa na-corner na niya ito sa gilid ng establishmento. Tumalikod ang lalaki pero bumalik din agad at muling kinumpronta ang gwardiya. Ang lalaki kausap ng nakaputing lalaki, umaawat na. May dumating ding babae na nakiawat pero ayaw magpapigil ng nakaputing lalaki at ilang beses dinuro-duro ang gwardiya. Muling na-corner sa gilid ng gwardiya habang tuloy lang sa pag-awat ang babae at ang isa pang lalaki. Maya-maya pa, lumayo na ang lalaking nakaputi pero tuloy pa rin sa pagsasalita hanggang sa bumunot ng baril ang gwardiya at pinaputukan ang lalaki. Mabilis na tumakas ang gwardiya. Ang lalaking binaril niya, nagawa pang makatayo pero ilang sandali lang ay tuluyan ng bumulagta. Sa isang cellphone video, makikita ang biktimang kinilalang si Albert So, dugo ang humandusay sa harap ng kondo. Every time na malilingat itong guard, pinaparada yung motor dito sa tapat ng gilid, halos gilid na ng I-Pacific residence. Doon na nag-react ito ngayong ano, kaya sinugod niya naman itong security guard natin. Matapos paputukan si So, tumakbo ang gwardiya na nakilalang si Jovel Baet pero nahuli raw ng barangay kagawad sa lugar. Kwento ni Baet, ilang beses siyang nilalait ng biktima kapag sinisita sa pagparada. Lagi niya lang ako minumura doon. Kasi sa tuwing pinapalipat yung motor niya po, ma'am, lagi niya ako inaaway, minumura niya ako. Tila hinahamon pa raw siya. Dinuduro niya kasi po, tapos po ulit-ulit niya akong minumura, tapos suntok na po ako. Sabi niya ako, duwag ka. Kung matapang ka, bunutin mo yung baril mo, iputok mo. Kung sa biktima, apat na iba pa ang tinamaan sa pamamaril. Dalawang menor de edad na magkapatid na nadaplisan sa braso at paa. Sugatan din ang isang security guard sa katabing gusali at isa pang pedestrian. Wala naman daw balak tumakas ang suspect. Talagang gusto kong sumuko po, ma'am. Kaso sabi ko, pag sumuko ako, sa police na lang po, ma'am. Nang makuha ng mga pulis, wala na raw bala ang kalibre 45 ng baril. Empty na yung magazine niya, which is loaded dyan ng 7 bullet. Kaya 7 shots ang naiputok na itong suspect natin. Tumanggi ang pamilya ng biktima na magbigay ng pahayag. Ipaghaharap ng reklamong murder, serious physical injuries at physical injuries ang suspect. Nagsisisi naman daw ang suspect sa nagawa niya. Ang pulisya may paalala. Aabutin mo talaga ito yung full extent ng law natin kung hindi ka magtitimpi. Dapat laging cool lang, hindi na kailangan umabot sa ganun. Susan Enriquez, GMA News.